So welcome back again to my channel. Japay ang inyong tenderang all around Trahabadara. Good morning. So ayan, umaraw na. Makapaglaba nga mamaya. So guys, in this video ay i-share ko lang po sa inyo ang pinakaumpisa ko dito sa aking sari-sari store. Paano nga ba ako napunta sa pagiging sari-sari store business na walang ka-idea, wala sa plano at walang mga tips? Ayon. Pero na-manage ko naman po ng maayos dahil nakita nyo naman, napapalago ko po ang aking munting tindahan na dati kalbo-kalbo. So ngayon kahit papaano ay nagkakalaman na. Diba? Sakaling mai-inspired ko po kayo. Okay? So guys, kung nabuksan nyo na po ang video nating ito, please keep on watching. Ayun, may nabili. So guys, iniisip ko pa lang po ang aking kwento noon. Natatawa na ako. Ewan ko lang sa inyo kung matatawa pa ba kayo or maiinis or maaasar or lalabas na dito ang mga basher. Basher, sikat, ayun. Wala pa ngang nangyayari sa pag-YouTube ko, may basher na. Aha. Hey, so wala akong pake. Ayun. So, dito ako sa mga positive. Ayan. Kaya naman ako ganito dahil positibo lang sa buhay. Pero wag nyo akong anuhin dahil lumalaban ako. Ganun. Ayan. So, sa mga nega dyan, well, good luck na lang sa inyo. Ang maldita no. Joke lang po yun. Huwag tayong mga ganyan, guys. Love tayo dito. Kaya naman po ako, guys, napunta sa pagiging sari-sari store business. Gawa nga po, guys, that time, nung isa pa lang po ang anak ko, so syempre, tambay tayo, di ba? At ang nagtatrabaho lamang ay ang ating mga mister. Mula nang nanganak ako, mga kasari, hindi na ako nakapagtrabaho. Gustuhin ko mang magtrabaho pero hindi na pwede kasi may anak na nga, walang magbabantay. At yun nga, sabi-sabi nila, mas maganda kung ikaw ang mag-aalaga mismo sa anak mo kesa ipaalaga mo sa iba. Ayun. Kung sa totoo nga lang, guys, nung nanganak po ako, 1 year yung baby ko, gustong-gusto ko pong magtrabaho. Pero syempre, hindi na payag si mister kasi nga buti kung malaki nga ang sahod ko. Maliit din naman, wala pa sa minimum. Kaya nung nagpupumilit talaga ako, mga kasari, sabi niya, sige, ikaw magtrabaho, ako ang dito sa bahay. Tingnan natin kung sumapat yung sweldo mo sa pangangailangan natin. So, ganon. Kaya hindi na, nanahimik na lang ako. And then, nung nagkaroon kami ng pang second baby, ayun, nabuntis po ako, guys. Iniisip ko po talaga, guys, na paano ko ba sabihin to? Hindi ba nakakahiya? Pero oy, nagbago na po ako, ha, since nagdesisyon na talaga akong magsari-sari store. Nagbago na po talaga ako. Ano ba 'yun? Reveal. Ayun, may issue. Sige na nga, since nauumpisahan ko na, sige na nga, ibunyag ko na nga. Ayan. Ang totoo po niyan, mga kasari, ayan, sa mga mahal kong viewers, ayan, pero wag po ninyo akong i-bash, ha? I-bash. Bahala kayo dyan. Pero naniniwala po ako, guys, kung gustuhin mong magbago, magbago ka. Ayun. Before po kasi, guys, ako nagkakaroon ng sari-sari store business, sabi ko nga sa inyo na ako'y taong tambay lamang. So ano nga bang magagawa ng mga tambay? Ayun. So pag tambay kasi, guys, andun po yung mga pangit na mga gawain, may mga pag-uugali pang pangit. So sama-sama po, guys. Pero sa akin naman, hindi ko po nai-adapt yung pagiging mosang. Alam niyo po yung words na mosang? So, hindi ko po nai-adapt yung pagiging mosang. Ikinig lang ako sa mga usapang may usapan. Kundi, guys, that time, ang trabaho ko ay nagsusugal. Ayan. So, yun po yung karanasan ko na ayaw ko nang balikan. Kasi po, sobra. Maari pong sa pagsusugal, may mga madadamay. Ayon.
Maari pong sa pagsusugal ay makapagpanira tayo ng samahan. Char! Samahan, ayun. Baka nga kung nalalaman lang ni Mister yung pagiging sugaral ko that time, baka hiniwalayan na niya ako. Kaya ayun, shout out, mahal ko, char, mahal ko. Kasi po, yung asawa ko, ang first supporter ko. Ayun. Updated po yan sa mga videong ina-upload ko. Ayun. Hi pa. Ayun. So, sa pagsari-sari store ko, guys, so dito ko naman sinabi po ang lahat-lahat na naranasan ko pong isang la yung itiim niya dahil po sa sugal. Ayun. Big issue, diba? Grabe. Biruin nyo yan, nakipaglaban ako sa mga retired sundalo. Ayan. So yun po yung mga kalaban ko, guys. Yung mga, ang nilalaro ko, guys, ay tong it. Ayan, kung minsan, pusoy. Pero ngayon wala na kasi bawal na, diba? Ayun. Pero nagbago na talaga ako, guys. Never na akong nagano. Ilang taon na po. So 5 years ako sa pagsari-sari store. Pero 1 year, 2 year, pang minsan-minsan, sumasaglit po ako. Kaloka ba? Tapos yun, ayan, kaya na-realize ko, guys, habang nagbuntis ako sa aking bunso, ayan, sabi ko talaga, guys, na kailangan kapag ako ay manganak na ay maibaling ko po sa ibang gawain yung bisyo ko. Kasi biruin nyo yan, everyday po yun, guys, alam nyo po yung tipong addicted na kapag may magsabi na sa iyo na laro tayo, ganyan. Kahit wala akong pera, guys, para akong ano talaga, yung parang hihilahin yung kaluluwa ko para magsugal. Alam niyo po yung tipong ganun. Ayan, so nakakaluka talaga pag super addicted ka na. Kaya yun ang pilit kong baguhin. Pero guys, yung nagbuntis po ako hanggat sa pagpapanganak ko, nagsusugal pa rin ako noon. Pinabayaan ako ni Mr. Noon kasi bawal po kasing matulog. Ayun. Pero dahil bawal matulog, ayun, napunta sa sugal ang ginagawa ko. Na ngayon ay hinding-hindi ko nagustuhing balikan pa ulit ang gawain na yon. Kasi pwede siyang makakapaninira ng samahan. Sabi ko nga. Ayun. So yun, guys, nalaman ko itong pwesto na to na paupahan, sinabi ni Hipag sa akin na ayun nga, paupahan na nga daw ito. Nakwento ko rin sa kanya na gusto ko nga magtinda-tinda. Ayun, kahit wala akong perang hawak noon that time, ginagrab ko na sa may-ari. Agad-agad dinaunan namin that time na nung sinabi sa akin. Pero si Mister tutol, guys, kasi ayaw niya na sana pang magtitinda ako. Gawa nga ng kapapanganak ko pa lang. Ayun, 4 months old pa lang yung baby namin. Hanggang ngayon nga, guys, eh, parang sinisisi pa niya ako na maliit daw yung bunso namin. Gawa daw sa kapabayaan ko, char. Kapabayaan talaga. Hindi po, may pinagmanahan lang si bunso kasi sadyang maliit naman kaming mag-asawa. Ayan, biruin nyo yan yung height ko, 4'9 lang. Si Mister din naman, maliit na tao lang. Ayun. Pero yung mga lahi po nila, malalaking tao po. So, siguro sa aming mag-asawa, dahil maliliit kami, malamang doon nakukuha yung height ni Bunso. Pero guys, super bibo po si Bunso, ha? Ayan, makulit. Ayan, hyper. Ganyan po si Bunso, maliit nga lang po talaga siya na bata. Kaya yun po yung kwento ko sa umpisa. Napasok ko ang pagiging sari-sari store business dahil po, guys, gusto ko pong maibaling yung bisyo ko dati. Maiba. Dahil kapag sabi ko, kapag hindi ko maibaling sa ibawain ang bisyo ko, malamang hanggang ngayon sugarol pa rin ako. Kasi syempre, yung baby, palaki ng palaki yan. Katulad nga niyan, 5 years old na si Bunso. Baka mamaya, magdamag pataya na ako dyan sa sugal na yan. Diba? Pero good news, ha, ngayon parang wala na akong naririnig na nagsusugal kasi nga po bawal. Ayun, so sana nga wala na. Baka, 'di ba, hindi natin alam, may mga patago-tago pa rin. Kung minsan nga, guys, napadaan ako doon sa dati naming tinirahan. Ayun, alam nila kasi kung ano ako dati. Pero ngayon, marami na pong natutuwa sa akin kasi talagang tutok na ako sa pagtitinda. Ayun, yung aking mga ilang kaibigan doon na mga kalaro ko pa sa pagtutongets. Ayan, nagchat-chat pa sa akin. Uy, big time ka na ngayon, ah. Ayan, dati-rati. Alam niyo po yung itsura ko dati, nako parang ata.
kasi nangingitim na po guys. Kasi sa gilid lang kami ng kalsada naglalaro niyan. Alas 9 pa lang po ng umaga, nag-uumpisa na kami. At aabutin pa kami ng dilim niyan. Diba? Ang lupit. So ganun po ang buhay ko noon. Tapos guys, kung minsan naarawan kami, nauulanan, tuloy pa rin ang laban. Tong edge pa din. Hanggat na-realize ko na mas malaki ang talo kesa panalo, so madami pong perang nasayang. Sabi nga sa akin ng... Alam niyo po guys, naniwala po ba kayo nung sa hula ng palad? Ayun, may humula po sa akin na matagal na daw po dapat akong yumaman. Sabi. Siguro, hindi ko na-manage ng tama. Kasi guys, that time, ang sahod ni Mr. kasi okay naman. Yung sahod niya ay ako ang namamahala. So, ganun. Nakakalungkot kong isipin. Diba? Kung sana noon pa man ay inayos ko na yung buhay namin, buhay ko. Baka ngayon, yumama na ako. May ganun. Paano nga ba yumaman? Kaya kung minsan guys, ngayon niloloko nila ako na tong itayo. Sinasagot ko na lang, nagsawa na ako dyan. Ginaganyan ko na lang sila guys, pero biro lang naman din. Kasi yung aking mga kalaro din dati, ayun, may mga ibang ano na rin, katulad yun, yung iba nagbe-business na rin, ayan. So, dun sa kabilang kanto nga, ayan, nagkikyam-kikyam, yung nagluluto ng merienda. So, diba nakakatuwa, ayun, kaysa mga dating gawain namin. Mga babaeng sugarol, ayun, ang pangit pakinggan, no? Babaeng sugarol. Kaya yun, naniniwala din po ako guys na kung gustuhin mo talagang magbago, makapagbago ka. Pero kung dati mong gawain ay ginagawa mo pa rin hanggang ngayon, ay nasa iyo na yun. Dahil ayaw mong magbago. So ganun. Kaya ngayon sa pagtitinda ko, pinagbutihan ko na po talaga ang lahat. So yung pera, minamanage na natin ng maayos para po mailagay ng tamang paglagyan. So di ba? So katulad niyan ngayon na hindi nga po biro ang magsisikap, magpagod, magsipag at magtsatsaga. So bawat piso, bawat sintabo ng pera ay pinapahalagahan ko na. Ayun. Kasi hindi talaga biro ang magbabanat ng buto. Ayun. Eh, sabi ko, noon-noon, nung kabataan ko, napakahirap ng buhay namin. So sana naman ngayon ay maiba naman. At sa susunod na henerasyon, sa mga anak-anak, sa mga apo-apo, sana naman maging hayahay na din sila. Diba? Dahil nagsisikap na tayo sa buhay, kaya pagbutihan pa natin lalo. Kung ano-ano man yung mga hindi dapat gawin, huwag na nating gawin yan. Dahil alam na nga nating hindi dapat, gagawin pa rin natin. Diba? Nakaka. Loka. Kaya ngayon guys, magsisikap na po talaga ako ng husto. Magsisipag, ayon, magtsatsaga, ayon. Kasi malay natin, sa pagsisipag at pagtsatsaga, dito tayo yayaman, di ba? Walang imposible sa posible. So siguro guys, hanggang dito na lang siguro yung usapin natin, no? Kasi alarm nyo na. Nakalista na yung ating bilihin dyan. Eto guys, ipasilip ko po sa inyo yung aking nagsilbing bodega. Ayan, nalinis ko na po yan guys kahapon. Kahit masakit ang ulo, so tuloy pa rin ang trabaho. Ayan, so ayan na lang po ang mga natitirang stocks ko. And then maya-maya i-display na natin yan. Kasi yung ating displayhanan, kalbo-kalbo na. Yung ating 25 grams, yung isang hook, wala na talagang laman. So yung ating mga pabigas-bigas, itinaas ko na siya dito. Ayan, kasi nga wala nang laman yung upuan. At yun, ayan na lang yung stock ko sa bigas. Kasi guys, may kumukuha sa akin ng per sack talaga. Every 15 days po, nagbabayad. Kaya yan na lang po ang natitira. And then, ang ating extra stock, ayan. So, ang dami ko pa pong Oreo. Ayan. Pero guys, ang Oreo, lakas ha. Everyday po talaga gumagalaw, mga kasari. Ayan, kahit po medyo may kamahalan. 9 pesos po kasi ang bintahan ko sa Oreo. Kasi promo ko siyang na-i-avail guys, pero hindi ko po siya binaba sa presyo. Kasi diba, pagbabalik na naman sa ano regular price niya, so maguluhan ang ating customers. Kaya malaki po ang kita ko dyan sa Oreo na yan.
Then yung ating mga mantika dyan sa ilalim. So sige, ang hakot ko guys sa mantika, hindi ko namalayan, marami pa pala ako dun sa pinakasulok. Ayan, may 20 dosena pa po pala. Ayan, kaya ang nangyari guys, yung mantika natin ngayon ay 5 dosena po lahat-lahat yan. Ayan, bawas na po yung dito banda. Mayroon pa po dyan sa bandang ilalim. Guys, ito, chicken skin ni Mang Juan, suka. Alam niyo po, hindi talaga ito yung order ko. Yung chicken skin na kulay green. Pero ewan ko bakit ito ang binigay sa akin. Baka i-return ko to. Papalitan ko ng ibang items. Ayun. So, hindi po talaga siya guys gaanong mabili. Yung sinabit ko dun sa hook araw na yun ha. Pero parang walang nabili. Kasi mas gusto nila yung kulay green. Hindi naman talaga ito ang order ko. So, ayun. Naiayos ko na po ang ating nagsilbing bodega. So, guys, i-update ko po kayo kapag dumating na. Medyo marami-rami po iyon mga kasari. So, sana lahat ng stock na order natin ay meron. Kasi kung wala, wala rin. So, thank you for watching. Bye-bye! See you on my next vlog!